po, kumusta po kayong lahat? Ito na naman si Pastor Rud, Pastor Rodrigo, kami nga Junior, o Pastor Jun, upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ito po ay Tagalog version sa mga pag-aaral natin. Binabati ko po ang bansang Pilipinas, native land, native nation, na happy 124th Independence Day, kalayaan. Napakabuti po ng Diyos na patuloy po tayong iningatan, biniyayaan kayo ng kalayaan, kapayapaan. So patuloy po nating idalangin ang ating bawat isa, ating pamilya, ang bansa, at maging ating pananampalataya. Alam natin na ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin ng lakas, nagkaloob ng tirahan, nagkaloob ng buhay, at siyang lumikha sa mundong ito na pinahiram niya sa atin. Sana alagaan natin, sana pahalagahan natin, lalo na ang ating pananampalataya. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat, at anumang mga pagsubok ay kaya nating malipasan dahil kasama po natin siya. Hindi pa tayo nag-iisa. So andito po tayo upang palala natin na isa nga sa mga karakteristik sa Pilipino, gaya ng sharing ngayon ni Ate Lynn, Lynn Cruz doon sa St. John's, no? Ate Lynn, at sa St. John's Church, mga Pilipino dyan, salamat sa inyo. At sa lahat ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas, kumusta po kayong lahat sa mga Pilipino natin, no? Na kasama. Dito po tayo upang patuloy nating tatagin ang ating pananampalataya, no? Ating paniniwala. May mga pagkakataon na napagod na rin tayo, no? Napagod tayo sa ating pananampalataya. Minsan napapagod tayo sa mga gawain na kaloob ng Diyos sa atin. No? Minsan ay nawala na po tayo ng pag-asa. Minsan akala natin ito ay maganda. Minsan may mga pagkakataon na nanghina tayo. Nawalan tayo ng determination. Lalo na yung mga tao na naging encourage sa atin, nadi-discourage tayo. Kasi nakatuon yung paningin natin eh, minsan doon sa mga tao. Pero sana wag natin kalimutan na sabi ni Jesus ay ituon natin, no, sa mga apostles. Ituon natin ang ating mata kay Kristo. Ituon natin ang ating mga pananalig sa Diyos, ating Panginoong Jesus, na kung saan siya yung haligi ng ating pananampalataya. Siya yung pilar ng ating pananalig. Siya yung sandigan natin, tapat na hindi nangingiiwan kailanman. So panahon ng mga pagsubok, mga kabigatian, kabigatan, mga sakit, at anumang mga madadaanan natin sa buhay ng mga masakit, hindi tayo kailanman ay iiwanan ng Diyos. Ang ating mga pagpapagal, ang ating patuloy na pananalig sa Kanya ay talagang binibilang niya ng Diyos. Mayroon niyang reward, mayroong narampatang gantimpala na ibigay ating Panginoon. Alam ko na nakapanood ganito dito sa YouTube channel ko, sa Facebook man, o sa saan mang part na nihatid ko itong masalita ng Diyos. Alam ko na ang Diyos ay mag-bless sa iyo. Alam ko na i-bless ka ng Panginoon. Patuloy kang i-bless ng ating Diyos. At alam ko rin na bakit hindi ko tinitigil ang pakatid ng salita ng Panginoon. Alam ko na may kabuluhan. Ang masalita ng Diyos ay hindi nawawala kailanman. Hindi nawawala ang impact nito sa buhay ng tao na lubos na nakilala o naka-encounter ng ating Panginoon. Na sa tao na may tiyak na pananampalataya, pananalig, talagang tunay. May tunay na pagpapago, may tunay na liwanag sa puso natin kahit sa kabila ng mga kadiliman na pinagdaanan natin. Ngayon, itong pag-aaralan natin, basahin natin itong empowerment, no, encouragement na sinabi ni Apostol Pablo sa mga Corinthians, na kung saan sila din ay napapagod, naka-experience ng pagod sa kanilang pananampalataya, nade-drain sila. Minsan, hindi na nila alam kung ano yung tama. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat gawin? May halaga pa ba itong ginagawa nila para sa Diyos? Mayroon pa ba itong worth para sa Diyos, sa Panginoon? So, minsan siguro, nade-drain na tayo, no? Gusto na natin sumuko, ayaw na natin to
wag sana nating kalimutan na ang namatay sa cross, si Jesus, ang tunay na nagbigay sa atin ng inspiration. Ano mang mangyari sa mundo, hindi tayo pababayaan kailanman. Ano mang sitwasyon sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Napaka maingat niya sa atin. No, mahal na mahal tayo kaya binigay niya ang kanyang buhay, siya ay nalibing at muling na buhay. Upang tayo ay makapahagi ng kabutihan ng Panginoon. Dahil hindi tayo perfecto, ako rin hindi perfecto, minsan nakakasala tayo. Kaya patuloy natin kinakailangan yung grasya ng Diyos. Hingihin natin ang patawad ng Diyos. Hingihin natin ang guidance ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang makalub sa atin. So, ngayon, pag-aralan natin itong sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, na sinasabi dito, "So then, my dear friends, stand firm and steady. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless." So ano ba yan sa Tagalog? Kaya ako'y nakiusap sa inyo, mga kaibigan, na patuloy kayong maging matatag sa inyong pananampalataya at hindi kailanman natitinag. Patuloy kayong maging busy sa inyong gawain para sa Diyos. Dahil alam ninyo na walang mga paglilingkod sa Diyos o ginagawa niyo sa Diyos na masasayang. Napakaganda. Walang mga ginagawa natin para sa Panginoong Jesus na masasayang. Walang ginagawa natin na masasayang basta tungkol sa Diyos. Saan man tayo, nasa simbahan man tayo, nasa workplace man tayo, nasa tahanan man tayo, simpleng panalangin, simpleng pag-encourage ng tao, dito man sa ating YouTube channel, o dito man sa ating Facebook page, saan man platform, na sinama natin ang Diyos, sinama natin ang Panginoon, tiyak na mayroong ganti ang Diyos na biyaya para sa atin. Hindi man yan ibig sabihin na yun yung gusto natin. Pero kailanman ay hindi nasasayang ang mga gawain natin sa Panginoon. Na-experience ko po yan sa buhay ko. Na-experience po sa mga taong nakilala ng ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Corinthians na nanampalataya sa panahon ng sila'y nawalan na ng direksyon. Baka susuko na nga sila. May mga paghihirap. Baka ano ba to? Hindi ko na kaya. Iwanan ko na ba ang pananampalataya ko? Iwanan ko na ba ang pananalig ko? Susuko na ako. Ako lang nag-iisa. Ako lang nagsisimba. Wala. Walang sumama eh. Wala eh. Asawa ko, wala naman. Hindi naman sumasama sa akin. O ang anak ko, wala na. Para nawalan tayo. Kung nakita natin, wala eh. Si iba tong mga ano ngayon. Ito, mga maraming mga sinasabi natin na banal-banalan lang, no? Parang gano'n. Kasi yung mata natin nakatuon doon eh. Nakatuon yung mata natin sa kapwa natin. Hindi nakatuon kay Kristo. Hindi nakatuon sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, "Uy, patuloy tayo. Patuloy tayo. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong tumigil sa paghatid sa salita ng Panginoon, sa kanyang mabuting balita. Huwag tayong mabalisa. Alam natin kung sino ang katotohanan, di ba? So, alam natin, oh, ang daming parang truth ngayon. Ang daming ditong parang katotohanan. Isa lang sabi ni Jesus, di ba? Sa 1:14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Walang sino man na makapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Meron pa ba? Mayroon pa bang ibang katotohanan? Ako, pwede akong mali. Pwede akong magkamali. Pwedeng mali ako. Mali ako. Kaya kailangan ko si Kristo. Yung kanyang turo, yung kanyang katotohanan. Dahil siya ang daan na aking lalakbayin. Pag dumaan ako kasabay siya, talagang makikita ko ang katotohanan. Dahil siya ang katotohanan.
Wala nang iba. So minsan, kala mo, sino ang katotohanan? Walang iba si Jesus. Walang iba. Walang ibang katotohanan kung hindi yung hari sa mga hari na nagbigay na kanyang buhay, na bayubay sa cross, na dapat nating purihin at sambahin para ngalan sa ating buhay. Di siya yung umibig sa atin. Siya yung nagbuhis ng kanyang buhay. Yan. At patuloy natin siyang ihatid sa sanglibutan. Patuloy natin ihatid ang kanyang balita, ang kanyang pag-ibig at pag-asa na kaligtasan sa mga taong mga nawala ng pag-asa. Akala natin wala ng pag-asa. Akala mo, lugmok na lugmok ka na. Hindi ka na makalabas doon sa mga temptasyon na yon. Sa mga bisyo na yan. Akala mo hindi mo na kayang lagpasan yan. Akala natin wala ng pag-asa. Mayroon. Mayroong napakalaking pag-asa. Mayroong napakalaking tagumpay na hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo kailanman iniwanan ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magsigasig kayo, magpatuloy tayo na ihatid ang salita ng Panginoon, anumang mangyari sa buhay natin. Saan man tayo mapunta, anumang pagkakataon, dahil hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at alam na natin na may return, hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal, ang ating mga paghatid sa salita ng Panginoon. Ingat po tayo, sana huwag tayong titigil. Ano man mangyari sa ating buhay, purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Patuloy nating hilingin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tayo maging matatag at maging tagumpay. Ingat kayong lahat. Bye-bye.